Magandang umaga po mga kapatid sa bawat isa sa atin sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Narito po tayo sa ating pong Grace and Promises Daily Devotion. Ngayon po mga kapatid ay June 7, isa na naman pong araw na ibiniyaya sa atin ng Diyos at ito ang araw na gawa ng Diyos upang ating parangalan at upang atin siyang papurihan at sambahin mga kapatid. Bago tayo magsimula, nais po natin na tayo ay magsimula sa isa pong panalangin. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa iyong kadakilaan, kabutihan at katapatan sa aming mga buhay. We thank you for your protection dahil pagising namin ngayong umaga, taglay-taglay namin ang kalakasan at taglay-taglay namin ang kalusugan na biyayang galing sa inyo. Salamat din Panginoon dahil patuloy niyo po kaming inilalayo sa mga karahasan, kasamaan, kapahamakan, kasakunaan Panginoon. At salamat din sa iyong provision na kailanman ay hindi po ninyo kami pinagkulang, ang biyaya po ninyo ay sapat sa bawat isa. Salamat din sa aming mga kapatid, kaibigan, kapanampalataya na aming pong makakasama ngayon. Hiling at dalangin namin na patuloy po ninyong pagpalain ng aming mga buhay kasama ng kanya-kanya naming sambahayan, because we firmly believe that your word will not come back void. It will always accomplish where you will send it, O God. That's why we ask that send your word to each and every one of us upang makatagpo yung pangangailangan po naming spiritual. At salamat din po sa iyong mga salita na laging bago bawat umaga dahil patuloy pong nagbibigay ng kalakasan sa aming spiritual at patuloy po nagbibigay ng katatagan sa aming pananampalataya at nagkakaroon po kami ng matibay na pag-asa sa inyo. Salamat din sa isang magandang araw na naman na inyo pong ipinagkalob sa amin dahil sa araw na ito. Minsan pa ay tatanggapin po namin ang iyong laang mayamang biyaya at iyong laang mayamang pagpapala sa amin sa umagang ito. Salamat o Diyos sa walang humpay na pagbuhos ng iyong biyaya at pagpapala sa amin. That's why Lord, we expect that today is our receiving day. Thank you Lord, thank you Jesus, and this we pray in Jesus' mighty name. Amen and amen. Good morning brethren in Christ. Once again, welcome sa ating pong Grace and Promises Daily Devotion. At ang ating pong pagbubulay-bulayan ngayon ay atin pong mababasa sa Romans chapter 12 verse 2. Ito ang wika, sa Tagalog ang Biblia. At huwag kayong magsiayon sa sanglibutang ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. And in Amplified Version Romans 12:2, do not be conformed to this world, this age, fashioned after and adapted to its external, superficial customs, but be transformed, changed by the entire renewal of your mind, by its new ideals and its new attitude, so that you may prove for yourselves what is the good and acceptable and perfect will of God, even the thing which is good and acceptable and perfect in His sight for you. Mapagpala po ang salita ng Diyos na ating pagbubulay-bulayan. Ngayon mga kapatid, we all know na ang author po ng Book of Romans is no other than Apostle Paul. At si Apostle Paul po, mga kapatid, ay kilala sa isa bilang man of revelation dahil napakayaman po ng mga kapahayagan ng Diyos na ipinagkaloob sa kaniya. And he authored most of the books in the New Testament. Almost one-third of the New Testament books ay siya po ang may akda, at ang kanyang mga letters or epistles, known as some of them ay Pauline epistles, some of them are prison epistles, some of them are pastoral epistles, and some of them are
General Epistles, Brethren in Christ. At ito nga po ay kanyang epistle sa mga mananampalataya sa Roma na sinasabi niya po, mga kapatid, na huwag kayong magsiayon sa sanglibutan ito dahil kung tayo ay aayon, mga kapatid, sa takbo ng sanlibutan ito, aayon tayo sa sistema ng sanlibutan ito, aayon tayo sa kultura ng sanglibutan ito, we will not be able, brethren, to prove or to know or to understand what is the will of God sa bawat isa sa atin. Sa kabilang banda at sa kabilang dako, kapag tayo ay mag-iiba or magre-renew at ating i-renew ang ating mga pag-iisip, then that is the time that we will be able to comprehend, to understand, to fathom the will of God sa bawat isa sa atin. Kaya maganda po ang pagkasabi sa English kanina na do not conform to this world, this age, fashioned after and adapted to each external superficial customs. Kailangan natin mag-transform or yung tinatawag nating change by the entire renewal of your mind by its new ideals and new attitude, brethren in Christ. Kaya nga sinasabi nga po na let's have the mind of Christ. At anuman ang mga bagay na mainam, magaganda at mabubuti, yun po ang dapat na mag-occupy sa ating mga kaisipan. That's why our today's message, Grace and Promises about God's Will, which entitled that we may prove what is the will of God. Brethren in Christ, maatin po itong mapapatunayan. Ibig sabihin, pag sinabing mapapatunayan po natin ang kalooban ng Diyos, because we will experience it personally. Sabi ko nga, tayo ay blessed na nakikita natin ang iba na nakakaranas ng kalooban ng Diyos, nakakaranas ng mga pangako ng Diyos, nakakaranas po ng biyaya ng Diyos, nakakaranas ng pagpapala ng Diyos, pero iba pa rin po, mga kapatid, yung tayo mismo ang nakakaranas ng kalooban ng Diyos, tayo mismo ang nakakaranas sa mga pangako ng Diyos, tayo mismo ang nakakaranas sa mga pagpapala ng Diyos, at tayo mismo ang nakakaranas sa biyaya ng Diyos, mga kapatid. Kaya we can prove personally what is the will of God sa buhay ng bawat isa sa atin. Today's Grace and Promises about God's will, in which we need to agree, believe, claim and declare, as what I repeatedly say, it is not sufficient for the word of God na atin lamang pong basahin, atin lamang po itong pakinggan. Kailangan po personal natin itong sinasampalatayanan, personal na inaagrihan, personal na inaangkin, personal na idinideklara para po magkaroon po ng manifestation sa buhay po natin. Dahil ang akala ng iba na kapag nabasa nila ang Bible, magmamanifest na agad ang Word of God sa kanila. Akala ng iba, pag napakinggan nila ang Word of God ay magmamanifest na po sa buhay nila. Pero ang totoo, the only things, brethren in Christ, to let the Word of God manifest sa buhay po natin ay we have to agree it personally, we have to believe it personally, we have to claim it personally, and we have to declare it personally. And this point of time, we are going to tackle of about the will of God, and we will acronym the word PAGE, P-A-G-E, Brethren in Christ. Kasi ito ang panahon na kailangan po natin ma-distinguish, brethren in Christ, if it is the will of God or if it is not the will of God. Kasi marami ang mga tao na nagugulumihanan na akala ng iba lahat ng bagay, negative man or positive na nangyayari sa ating panahon, lahat po ay niloob ng Diyos
lahat ay pinayagan ng Diyos, lahat ay gawa ng Diyos. So again, brethren in Christ, remember na ang mga perfect gift and good gift ay galing sa Diyos. So in other word, ang lahat ng mga negatibo at hindi magaganda ay hindi galing sa Diyos. So by knowing these things, brethren, we will now be able to distinguish which are the will of God and which are not the will of God. Again, we are going to tackle and we will acronym the word PAGE, P-A-G-E, brethren in Christ. First point, the will of God for us are all perfect things. Kaya nga, sabi kanina, mga kapatid, so that we will know what is the perfect will of God. Kaya pag sinasabing perfect things, ito mga kapatid ay tinatawag natin ganap or sinasabi natin na tumpak na bagay at mga perpektong bagay, mga kapatid. So in other word, lahat ng mga bagay na imperfect ay hindi po yan kalooban ho ng Diyos. Kaya po makikita po natin na pag sinasabi natin yung mga kapansanan, masasabi po natin yung mga disability, iyan po ay hindi kalooban ng Diyos, that is part of being imperfect, brethren. Kasi ang kalooban ng Diyos, lahat ng bagay na perpekto ay para sa bawat isa sa atin. So again, brethren in Christ, lahat ng kalooban ng Diyos ay ganap. At lahat ng hindi ganap ay hindi ho kalooban ng Diyos. And second point, the will of God for us are acceptable things. Ngayon, malalaman natin ang kalooban ng Diyos dahil it is acceptable. Kumbaga sa Tagalog, ito po ay katanggap-tanggap. Ngayon mga kapatid, hindi lahat ng nangyayari sa atin ay katanggap-tanggap. Ibig sabihin, halimbawa, na-terminate tayo sa trabaho. Is that acceptable? Of course not. So therefore, that is not the will of God. Because the will of God is acceptable, brethren in Christ. Let's say, for instance, tayo po ay namatayan sa buhay. Is that acceptable? Of course not. So therefore, hindi po yan kalooban ng Diyos. Lahat po ng mga bagay na unacceptable sa buhay natin are not the will of God, because the will of God are acceptable na mga bagay sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya mga kapatid, tulad po what is happening in the world today, itong challenges na ating kinakaharap, difficulties na ating kinakaharap, itong hardship na ating kinakaharap, the question is this acceptable? Of course, our answer is not, brethren. So meaning, mga kapatid, itong nangyayari sa ating mundo are not God's will, brethren in Christ, because what is happening in the world today is are not acceptable sa buhay ng bawat isa sa atin. And third point, the will of God for us are all good things. Malalaman natin ang kalooban ng Diyos dahil ang kalooban ng Diyos ay pawang mga mabubuting bagay. At ang gusto ng Diyos, kaya po mabubuti ang kanyang kalooban para po sa ikabubuti ng bawat isa sa atin. Siguro, pag tinanong tayo, ang sakit ba ay mabuting bagay? Of course not. So therefore, ang sakit ay hindi kalooban ng Diyos. Ang kahirapan ba ay mabuting bagay? Of course not. So therefore, ang kahirapan ay hindi ho kalooban ng Diyos, mga kapatid. At ang kasakunaan, ito ba ay mabuti? Of course not. So therefore, ang kasakunaan ay hindi kalooban ng Diyos, dahil madali lang naman po natin malaman ang kalooban ng Diyos, dahil ang kalooban ng Diyos pawang mabubuting bagay, mga kapatid. And again, why the will of God is good for us? Para tayo ay mapabuti, mga kapatid. Kaya ang sakit,
ang kasakitan, kasakunaan, kahirapan, kakulangan, kahungkagan, kaguluhan. These are not good things. So therefore, these are not the will of God. Because as what I say, brethren in Christ, ay ang kalooban ng Diyos ay pawang mabubuting bagay. Fourth point, the will of God for us are all eternal things. Remember, na before He created the world, ang kalooban ng Diyos ay naroon na. In fact, di ba, ang panalangin ni Jesus, sabi ni Jesus, "Let your will be done here on earth as it is in heaven." So the will of God originated in heaven, brethren. So therefore, ang kalangitan po, ang kinaruroonan ng Panginoon ay hindi po saklaw sa temporality. Nasa eternity, mga kapatid. Kaya sinasabi po natin na ang kalooban ng Diyos ay eternal, brethren in Christ. Hindi po ito temporal, kundi eternal. Kaya nga po, lahat ng mayroon tayo sa Diyos ay mayroon tayong eternal. Mayroon tayong eternal salvation, mayroon tayong eternal security, mayroon tayong eternal life, mayroon tayong eternal destiny, mayroon tayong eternal home. So lahat ng mayroon po tayo sa Diyos ay eternal, brethren in Christ, because His will is eternal sa buhay ng bawat isa sa atin. To sum up of our today's message, grace and promises about God's will, which entitled that we may prove what is the will of God. And our today's grace and promises about God's will, in which we need to agree, believe, claim, and declare, we tackled and we acronymed the word PAGE, P-A-G-E, brethren in Christ. First point, the will of God for us are all perfect things. Second point, the will of God for us are all acceptable things. And third point, the will of God for us are all good things. And fourth point, last point, the will of God for us are all eternal things. And these are the acronym of the word PAGE: perfect things, acceptable things, good things, and eternal things. These are all the will of God. Kaya ngayon, mga kapatid, bilang mga anak ng Diyos, bilang born again, bilang Kristiyano, bilang mananampalataya, we can now distinguish which is the will of God and which is not the will of God. And again, to identify the will of God, all perfect things, all acceptable things, all good things, and all eternal things are God's will, brethren in Christ. Tayo po ay magpasalamat sa Diyos dahil patuloy po na natutupad, nangyayari, at nagmamanifest ang Kanyang magandang kalooban sa buhay ng bawat isa sa atin. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat because You have that precious, You have that wonderful, You have that good will for us. Thank You, Lord, because we are now able to distinguish Your will, God, because Your will are all perfect things, are all acceptable things, are all good things, are all eternal things. Thank You, Jesus, dahil these things, Lord, are manifesting sa buhay po namin at patuloy namin natatamo, patuloy po namin natatanggap, at patuloy po namin nararanasan, Panginoon. Thank You. It's happening, Lord, that really Your will is happening here on earth as it happened, Lord, in heaven. Kaya salamat, God, salamat, Jesus, dahil wala man isa sa mga anak mo ang hindi nakakaranas ng iyong
magandang kalooban sa bawat isa. Salamat din sa patuloy ninyong pagpapala sa amin spiritually, intellectually, emotionally, physically, materially, financially, in all aspects of our lives. Salamat din sa aming mga kapatid na mga nakikinig ngayon na may mga negosyo. We declare, we decree, patuloy po ninyong pagpalain ang kanilang negosyo. Sa aming mga kapatid na nakikinig ngayon na mga nagtratrabaho, we declare, we decree, na patuloy niyo po silang pagpalain sa kanilang trabaho. At sa aming mga kapatid na nakikinig ngayon na mga nag-aaral pa lamang, Lord, we declare, we decree, na patuloy niyo pong pagpalain ang kanilang studies. At maging sa mga nakikinig ngayon na aming mga kapatiran na nasa kanya-kanya lamang tahanan, Lord, we declare, we decree, na patuloy niyo po silang pagpalain sa kanilang ginagawa. Anuman ito, Panginoon, because you have promised that whatever we do, you will bless Jesus. Salamat din sa isang magandang araw na ito dahil minsan pa aming tatanggapin ang iyong laang mayamang biyaya at laang mayamang pagpapala. That's why this day, Lord, throughout this day at sa buong araw na ito, kami po ay magiging successful, prosperous, triumphant, overcomers, victorious, favored and blessed, dahil ang nais mo lamang naman ay maging pagpapala kami sa kanya-kanya naming pamilya, kanya-kanya naming iglesia, kanya-kanya naming komunidad, Panginoon. Thank you, Jesus, for making us vessel of blessings and channel of blessings to everyone. At amin rin pong itinataas ngayon, O Diyos, ang lahat po ng mga panambahan, Panginoon, sa lahat po ng church na ikaw ang kinikilala na Panginoon, tagapagligtas at Diyos ng kanilang buhay. Lord, we continually declaring that i-bless niyo po ang mga celebration ngayon sa bawat iglesia. I-bless niyo po ang pastor, i-bless niyo po ang mga ministers, i-bless niyo po ang mga leaders, i-bless niyo po ang mga workers, i-bless niyo po ang mga members, Panginoon. At wala isa man sa mga anak mo ang hindi makakaranas ng pagpapala na ipapahayag ng inyong mga lingkod, Panginoon. Salamat din sa lahat ng iyong mga anak, born again, Kristiyano at mananampalataya, dahil truly that we are well secured, well protected in your hands, because we are covered with your precious blood, we are surrounded with your holy angels, and we are bearing your powerful name, Jesus. At amin din pong itinataas patuloy ang mga family na may mga loved ones na na-infect ng coronavirus, Lord, at maging po ang mga na-infect din pong mga frontliners tulad po ng mga doctors, mga nurses, mga armed forces of the Philippines and Philippine National Police, Lord, we lift them up to you and we are declaring that by your stripe they will recover. Panginoon, salamat sa aming bansang Pilipinas. Truly that the Philippines is a blessed nation and Philippines will become a COVID-19 free, Jesus. COVID-19 free country, dahil naniniwala kami na sapat ang iyong ginawa sa krus ng Kalbaryo upang pawalan ng karapatan, kapangyarihan, bisa at kamandag, Lord, ang coronavirus, and we are commanding the spirit of coronavirus in the name of Jesus. At from now on, wala ka nang ma-i-infect na tao in Jesus' name. At salamat, God, salamat, Jesus, dahil napakabuti mo sa aming mga buhay. Patuloy namin nararanasan ang iyong kabutihan, katapatan at kadakilaan sa aming mga buhay. Salamat, God. Salamat, Jesus. Sa minsan pa, sa araw na ito, ay magpapasalamat kami, magpupuri kami, sasamba kami at magbibigay pugay kami sa inyo sa lahat ng ginawa po ninyo sa aming mga buhay. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. And this we pray in Jesus' mighty name. Amen and amen.